Hello guys, this is Ulet and welcome sa segment ng MikroTik Rizal. Dito sa episode natin ngayon, mag-unbox tayo ng isang MikroTik product. At ito ay under the LTE lineup. Ang i-unbox natin ay ang MikroTik wAP LTE kit. So ano ba itong wAP LTE kit? And titignan din natin kung ano yung pwede natin gamitin dito. So, next video is the unboxing. So, ano ba yung laman nitong wAP LTE? I-open na natin. Dito yung ano, yung wall mounting guide, ating quick start guide, ating main unit, so meron siyang ether port, yung power input, mayroong dalawa, may pwede dun sa ano, may additional siya dito, yung external power. Tapos, yung lagay ng SIM card, nandito. Yan. Tapos, bit lang itong ilock. Nasa outdoor casing siya, yung casing niya is designed for outdoor. Pero pwede rin natin gamitin ito for dito. Tapos ito yung bracket for wall mounting or pole mounting. PoE injector. Cable ties. Ito yung additional cable for yung external power. Then yung desk mount. So, ganito siya. Yung mga top sense or wall mount additional na screw lock na kinikali pang unlock and lock yung dito sa screw sa ilalim then yung pang wall mount or ceiling mount at yung power adapter. Isilipin natin yung board nitong wAP LTE kit. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. So, merong isang maliit na screw dito sa loob. Tatanggalin lang natin. Tapos, tangin lang natin. Ayan. Ayan, natak lang natin. So, ito yung internal antenna. Pwede natin itong palitan ng external. So, meron dito na pwede nating tanggalin na dalawang butas
ilalagay lang natin doon yung ano, yung bagong kable. Tapos i-disconnect lang natin tong ito, yung kable dito. Okay. Para mapalitan natin ang bagong ng external outdoor antenna. Kung yung SIM card nyo may experience kayo na mahirap ipasok dahil may sumasabit yung mismong board ng SIM card mo, sumasabit dito sa SIM slot, tanggalin nyo lang itong ano, yung sa casing, tapos i-push nyo lang ito. Okay. Huwag nyo ipilit na ipasok para hindi masira. Kasi may times na ano, yung board mismo ng SIM card sumasabit. Okay. Balik na natin. Tapos tinanggal ko yung isang cover dito ng butas para yung ating power sa power adapter, yung kable niya may lulusutan, i-direct power natin siya. Okay. Pasok muna yung kable dito sa loob ng desk mount. Tapos nilock mo na siya. Tapos yeah. So nakapower na.